po dahil itong condominium 1 yung mga nakaraang pagkakas. And condominium 1 yung welcome back again and again and again to another vlog. Ito po si Busilak's Diary. Ang inyong kabungis-ngis, hatid ang mukha ng balita. And nandito po tayo sa condominium 2 para i-update ko po sa inyo itong condominium 2 dahil nakapag-update na po tayo na itong condominium 1 mga nakaraang buwan po. Ayan. And condominium 2 naman po tayo. Ito sa condominium 2, meron pong basketball court, meron playground na katulad sa condominium 1. Ayan po ang itsura, papasukin natin mamaya po yan. And pakita ko lang po rin po sa inyo yung model unit para mag-interview rin po tayo ng mga residente rin po dito sa nabigyan ng mga pabahay ni Mayor Iskomplishment Moreno. Ganito po yung itsura, toilet, kitchen, living area, dining area, bedroom, bedroom 2, and floor plan. Ayan po, ayan po yung mga itsura po. And pasok po tayo dito sa condominium 2 para ipakita ko po sa inyo yung ganda, kalidad po ng ano, gawang Isko, Mayor Isko Moreno, na binigyan ng antas ng inayos ang antas ng pamumuhay nga po ang mga squatters area na ito po. Sila po yung mga makakatanggap nga rin po ng pabahay nga rin po ni Mayor Isko Moreno. Ayan, halos ano na po, pag-iba na rin sa tingin ko at gagawin nga rin pong kalye ito. Kaya ililipat nga rin po sila dito sa condominium 2. Pakita ko lang po itong side na ito na, ayan po. Oops. At bawal po ipakita po yung kabilang side dahil nga po mga animals po ang nandun para Vita Slaughterhouse, respect sa ating mga animals. And ayan po, meron po tayong guard. Good morning po, sir. Meron din po tayong parking area. Dito po sa condominium 2, may parking area din po. At ang mga bagets, grabe, mga bagets na... Ito po, salamat kay Mayor Iskomplishment Moreno. Yung mga bata, hindi mag-iisip na kung ano-anong gagawin. Shout out, gagawin sa kanilang araw-araw. Ito pwede sila, ano, araw-araw, pwede silang maglaro ng maglaro. Shout out sa mama ko, masatitin ako. Itong condominium 2 ang 15 palapag na proyekto pabahay na ito sa Vitas Tondo ay pinatayo ng pamahalang lungsod para sa mga batang Maynila upang matugunan ang kanilang pinakamimiting pangangailangan sa pabahay. May 168 mga unit na magiging maayos at abot kayang tahanan. Ayan. Francisco Iskomplishment Moreno Alcalde, ayan po kay ano, Vice Alcalde Maria Sheila Hanilacuna na may akda po. Ito po, mayroon mga general rules po dito. No ID, no entry, oras ng curfew, oras ng pagkatapon. Pagtapon ng basura, ayan. Only 6 persons allowed. Pero ang dami ang grateful. Akit po tayo sa elevator. Sana president natin yung Cisco. Malamang sa buong bansa meron yun. Kaya nga ako, eh, no? sayang talaga. Bakit meron mga pose na ungrateful? Oo, dami ungrateful eh. Sadly, merong ungrateful na hindi natin pwede. And dito tayo sa 15th floor. Ayan, interview natin si sir sa condominium 2. Dati condominium 1. And yun condominium 2. Wow, ang laki yan. Laki pala. Eh, sir, mag-isa lang po kayo. Hindi, yung nagbinong tayo sa Goma nila yung matawag. Ah, dito sa Mebitas? Oo, dito sa Mebitas. Taga-san po kayo, sir? Taga-san po, taga-Bitas eh. Ah, Bitas po. Oh, building kami. Baka yung galing. Ah, sir, kumusta naman? By the way, ano nga po pala pangalan niyo? Arthur Buboy, Manila. Ayan, good morning po. At pasensya na kayo dahil yes, so unexpected guest kami. At salamat sa papapaulak mo, sir. So, nakikita ko kayo sa akin sa vlog. Nag-vlog din ako. Ay, nag-vlog. Ano po ano nyo? Tito Yong. Nag-vlog ako rito sa... Ano pong ano channel mo, sir? Tito Yong. Tito Yong. Pakita naman para ma-subscribe din natin ang anong mga... Ayan, ang sorte ni sir. Tito Yong. Bina-vlog yung kay Orne rin. Ay, salamat. Congrats. Yung from inauguration, yung na-award ako, inauguration, tapos lumipat ako rin. Ayan, kay sir, punta po kayo yung mga... Tito Yong. Ah, FB, sir. FB, hindi YouTube. Oh, Facebook lang yan. Ah, Tito Yong.
Yan yung binablog ko yung bahay. Tito Yog pala, Tito Yog. Ayan, punta na po kami, Tito Yog. Kasi talagang zero kami. Oo. Yung dating bahay namin kasi ron, ano eh, binabahala na kami. So, bali sir, anong floor ka doon? Ground floor kami. Ayun, building ano? Building 13. Ayun. So, nung sa dati, magkano yung binabayaran mo doon? Babayad ka pa o hindi na? Hindi na, hindi namin babayad. Sa inyong unit yun? Oo, sa amin. Oo. Awardee sa amin. Okay. Awardee ni ano, Fidel B. Ramos, dating presidente. Okay lang, ano ka ano. Okay, okay, okay lang, sige lang sir. Dito ka naman sa bahay. Bahay mo naman to. So, award lang sa inyo yun? Ah, so wala rin kayong bayad doon? Dati o meron? Dati meron, binabayaran namin. Ano yun sa NHA? Under NHA ko. Oo. Ilang year ka nagbayad doon? Medyo matagal din eh. Kasi ang original yun, nakapangalan yun sa asawa ko. Walang trabaho kasi yung asawa ko. Eh, hindi na-approban ni NHA. Sa akin yung pinangalan kasi, ako yung may trabaho. Ako na yung inayos namin. Kasi marami ang dayalo doon nangyari din. Ang dami ng sabi. Gagawin daw, ayusin yung building. Buti na lang, tumakbo si Mayor. Pagawa siya ng, ano, ng vertical housing program niya. Ginarap ko niya po to, ito na yun. Pero, araw-araw kasi, naglilimas ako ng ano eh. Tumutulo sa mga kaysan eh. Butas-butas na nga rin. Butas, ang dami, ang dami, ilang beses ko na pinagawa. Pero sir, kung sakaling ito, walang in-offer na ganito si Yorme, may bala ka bang umalis doon? Bala ko talaga kasi mag-aabot ako, inyong bala ko. Mag-a-apply ako, mag-aabot. At tumawa ng bahay nga rin po. Oo, oh, yun. Yung pa, kasi para sa mga ako rin, para sa mga. Dahil hindi na, ano, no? Hindi na kaya yung lugar. Medyo, kasi napabayaan din. Tsaka wala nang monitor. Although may mga, ano rin, yung tawag nito yung coordinator. Hindi rin namomonitor siya. May mga trabaho rin. Hindi mo rin maano. Mga ilang buwan na po kayo dito sa condominium to? Ano na eh, may magtutuman sa ako rin. Oh, 2 months po. So nung sir, nung nag-apply ka dito sa ano, saan ka ba nag-apply mo? Direkta ba sa City Hall? Sa City Hall, o. Oh. Okay, binigyan kami ng, ano, ng notification from, ano, na i-condemn nga daw yung building. Na mabibigyan daw mga kami dito sa condominium. Tapos sinapply namin, ginarap ko yung opportunity na yun, sayang. Oh, pero sir, ano masasabi mo? Kasi kung wala dun sa bahay na pinagalingan nila, wala ka ng upa, tapos ngayon meron kayong binabayaran, ano masasabi mo ron? Okay ba yun? Okay? Sa akin, okay lang. Kasi kaya naman eh. Tali, di siya upa eh. Parang mo lang iniipon. Savings ano? Savings, so, ay, babalik din. Babalik yun. Kaya na makakuha tayo, makakasama tayo. Mga magkano po yun, sir? 2,000 kasi yung ano eh. Yung napag-usapan. Pero sabi, nakataas daw. Tapos yung tubig, siguro more or less mga 4-5, nag-under lang naman yun. Kaya naman yun, na makaprovide naman namin sa loan. Kuryente naman dito, ano eh, the load. So yung 100, nakabot ako ng 4 days. Ay, talaga sir, 4 days. Pagka gumamit ako ng aircon, kaya TV, ay, aircon, kaya yung rin, medyo malakas. Kasi sir, nadinig ko ngayon lang kanina dun sa baba, meron doon mga residente na doon na ayaw lumipat dito kasi daw ayaw daw magbayad ng 2,000. Yun ang naririnig ko, pero kung ako bibigay, kung ako sa ano, ako tatanong yun, kung igagrab ko na to. Kasi naranasan ko mga upahan eh. Oo. Diba, mahirap kasi halos, rin mo, minimum natin, 537 na dagdagan. Halos doon lang napupunta yung sana eh. Sa upa mo eh, kung ito, 2,000, malaki pa, 2 kwarto. Oh. Saan ka pa? May pa-shower pa. Oo. Komportable pa. Pag umabag yun, hindi ka makikipaghatakan nga rin. Like kasi before sa dati kong bahay, yung mga araw kasi hindi namin alam. Saan po peso ng pangunangan ako, yung mga anak ko, madaling araw, bigang tutunog. Ultimo aso ko, meron akong vlog dun sa video ko na at aso ko nasa kama na rin. Para hindi mabasa. Hindi rin siya komportable. Hindi talaga. Oo. Ilala na kayo, pag pinuntahan niyo yung lugar na yun, yung baha doon ang gantood na. Imagine mo, gabi-gabi ko nililinis yun. Ngayon? Kung gantood na, ito man sa amin rito. Grabe. Yung shopper, oo. Kaya nga mabigay sa ito, naiyak ako eh. Oo. Kaya na-interview rin ako ng man ni Orne. Isa ako doon sa nag-option niya. Ang gabi-gabi, sabi ko nga, nagdarasal na, sana malaharap ka mga mga. Ito, bibigyan tayo ng bahay ng man ni Orne. Kaya maraming salamat niya. Kaya napakaswerte niya talaga. Swerte talaga man ako. Oo. Tayo ko pinag-aarasal. Times 3 pa binigay niya. Oo. Para sa akin ha. Kasi kami rin sa kanya nag-apply din kami. Ayan yung pinanalangin namin.
iba? Kasi yes, nangangala ko talaga yung dati namin. Tapos ngayon, layo. Sobra. Panatag ka na rin dito, no? Yung mga anak mo rin, talagang maayos na kalagayan. Siyempre, yung mga magulang, sa magulang gusto mo mabigyan ng maayos na matitiran yung mga anak mo po talaga. Kaya eto nga po, buti na ano rin po kayo, na award po sa inyo. Kasi hindi pa yung anak nyo nakita ko. Mga ilan po ba anak nyo? Tatlo po. Tatlo. Lalaan yung hanggap niya. Tsaka at least meron kayong privacy dahil may dalawang kwarto. No? Yes, ma'am. Tsaka yun nga, yung pagtanggap sa mga bisita, mas maayos ngayon. Mas yes, oo. Oh, dito kasi may admin. Talagang makikita mo na yun. Ano, kaparatagin talaga. Guardia. Yan. Sila yung mga nag-aano ng safety rito sa amin. Pero sir, ngayon ba yung mga guardia rito talagang pinatutupad yung mga protocol? Yes, oo. Kaya SOP naman yun eh. Nakikita naman namin. Lalo na pag sa mga bata, may oras dito yung paglabas nila. May time ng, alam, lalabas sila. Saka kailangan may ganun, kasamang guardia. Bawal yung lalabas nang walang kasamang ano? Kahit tayo magsakay sa elevator. Ayun, so hindi, ang ganda, no? At least safe talaga yung bata. Oh, tsaka yung mga kababasta. Yes. Oh, yes. Lalo na sa last 10 ng gabi. Okay. Mga inaalala lumabas, tayo mga mapasok. Eh kami, nagkatrabaho ako, nag-grab kasi ako eh. Okay. Yun yung, paano ko eh, day pang day. Panatag ka sa pagtatrabaho mo, sir, na maayos yung mga anak. Palaging so, panatag. Wala na akong iniisip. Ayun. Ang inaano ko na lang, yung upa, yung pambahay ko, yung mga other expenses ko na lang. Opo, na unlike before, naiisipin mo yung mga anak mo, baka may makapahit sa bahay mo. Talagang ano, na-stress na ako dati, nagkaroon na ako ng alopecia dahil ano ba yung problema, nandamdamin mo. Mabiyahe ka, iniisip mo yung paano na kami buo at paano kami. Oo, totoo na. Sana kami. Kaya ang ginagawa ko, ipon ako. Opo. Actually, yun yung ano ko eh. Nag-iipon talaga ako. Parang ano na pa-responsable yung tatay ni sir. Ilang taon na po kayo, sir? 36. Yeah. Ay, makainat lang tayo. And sir, meron ka bang message kay Yor Mesco? Ay, yun, lagi ko sinasabi. Maraming salamat talaga ni Yor kasi naiiyak ako. At ikakain talaga. Iba kasi kayo, iba talaga yung ano, tuwang ano binigay ni Yor sa mga bata na nila. Tulong. Sayang di, siya nanalo. Sayang. Sayang talaga. Dati pa naman kontsyal pa lang eh. Kumbaga sa bingo, pumuro na ako eh bilang naging presidente. Bingo na sana. Pero ano, sa karan ba sa magsasabi, we will bring Yorme back? Oh yes, oo. Oh. Susuporta ako yun. Gagawa ako ng mas maraming video patungkol sa mga accomplishment niya. So hindi pa, hindi yung ito eh. Dati pa, nung nagkukontsyal pa lang siya, pag may mga lamay, pupunta yan, tumutulong yan. Yes. Hindi mo sabihin, bibiglayin ka na lang yan. Pupunta sa bahay niyo. Ibigay ng tulong, financial, lahat ibigyan niya. Hindi niya kinalimutan eh. Oo. Eh yun ang dinakita ng mga tao na siguro, hindi pati yung oras. Baka by next 6 years. Ayan na. 3 years. Yan yung mga qualities ni Yorme na hindi alam ng mga tao eh. Oo, na binabatikos nila. Oo, binabatikos nila. Ako, kasi kapitbahay ko yung si Yorme sa Tondo. Yung dating bahay ni Yorme, ay yung dating amo ni Yorme na pinapasokan niya na nagja-jump shop siya. Katabing bahay mismo namin yun. Mm-hmm. Originally doon ako nakatira, nakapangasawa ng taga-Bitas. Mm-hmm. Kaya ako nagkaroon dito. Mm-hmm. Lahat yung, doon ako lumaki. Doon ako nag-almamater ko rin yan. Tondo ay din ako. Sa Tondo High School din ako. At ang Tondo. Yan, no? Kaya nakakwento siya sa akin ng mga tito ko, mga kakambadyat ko, nanay ko, taga Masipag. Sayang yung mga plano talaga ni Yorme. Oo, sayang. Ang dami. Na siya naging presidente. Ang daming nabago dito sa Manila. From dati, nag-a-apply ako, nag-commit lang ako. Yung mga pailaw niya, napaka-importante. Yung mga kalsada ko, matitilim. Nag-alakarap ko dati. Natakot-natakot ako. Ngayon, kaya mo naman, nandiwanag na. Diba? May kapanatagan. Hindi lang sa amin, ang pabahay niya. As that guy, ano yun niya. And sir, ano namang message mo sa ating bagong mayor ngayon na ano na ang mayor ng Maynila? Si kaunang na ang babae mo. Yes, ako ang mamani. Alam ko naman, tutuloy po ninyo yung nasimula ni mayor. Eh, ako naman, tiwala kami. Ako, binoto ko rin naman talaga. magkasama naman sila. Talagang, I mean... Kasama sila sa listahan sa boto mo.
Talagang ano, itutuloy niyo kasi kasama naman sila sa politika. Yes. Alam namin na gagawin niya. Hindi kami mapapayaan. And maraming salamat po sa pagtitiwala nyo kay Vice Anila, Kuya. Na ngayon ay mayor na po ng Maynila. Dahil kayang-kayang ituloy nga po ni Mayor Hanila Kuna yung mga nasimula ni Yorme Isko Moreno. Masakit sa demokratiko gagawin. Yes. Oo. Ano ba yun? Landslide. Ayan, oo, landslide. Wala na ako nung kasi yung mga binoto ko na dati, nag-consult pa lang yung mga yun. Ayun na yan, sir. Maraming salamat po. Masaya siya na kayo sa kayo. Okay lang, sir. Salamat po. Namila ka sa amin. Kasi ni... Hindi alam ni sir kasi kinatok lang eh. Okay. Salamat po, sir. God bless po. Akala ko nga may natutulog ba eh. Hindi ba, biyahe na siya ako. Magkagrabo. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, 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 fall in love. I don't wanna fall in love.